or this one? So what's up guys, RDTV. So ngayon mag-unboxing tayo ng mga sapatos, no? So very off topic to sa mga nakagisnan kong mga content dito sa channel ko. So guys, if bago ka sa channel ko, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell button para palagi kang updated sa mga bagong videos ko. So first time ko mag-unbox, no. So yung una nating sapatos guys, ito sobrang favorite ko to. And nagkaroon na ako ng ganitong pair nung high school ako. Then syempre matanda na, so nasira na, binigay ko na sa relatives ko. So pakita ko sa inyo yung pair na to. So guys, as you can see, blue box. Kita niyo yung logo, somewhere there. And so sinasabi nila na most iconic shoes to ng Adidas, no. So I get the Stan Smith. So sinasabi nila na original colorway to. So sobrang gustong-gusto ko to, guys. I mean, sayang nga eh, biglang nagka-lockdown, so hindi ko masyadong nasuot. So sobrang ganda ng likod niya, yung leather niya. So one of the best, and can't go wrong with shorts, can't go wrong with pants. And sobrang daling formahan. So ayun guys. So guys, ang second pair na papakita ko sa inyo, same as Stan Smith. Sobrang iconic din niya. And nung high school ako, yan din yung mga madalas kong suotin. So naalala ko dati is yung dad ko, lagi niya, I mean, pagka birthday ko, so binibilan niya ako ng ganitong pair. So talagang it reminds me a lot. So pakita ko sa inyo. So as you can see, it's a New Balance na box. And these are the 574. So nilalagyan ko siya ng shoe tree para hindi mag-crease. So especially hindi ko siya nagagamit. So kailangan talaga is i-maintain natin shape. So guys, sa New Balance 574. As you can see at the tongue. So it's 574. So gusto ko yung materials na niya dito, no. So parang suede type siya. So as you can see, yan. Sobrang bago pa, no. So ito, pagka 574 naman, you can't go wrong with shorts. So talagang classic yan eh. Naka-shorts ka, punta ka ng mall, punta ka ng gym or anything. So excited din ako na ma-rock tong pair na to. And actually, sira na rin talaga yung ibang 574s ko, kaya kailangan na rin ng bago. So ito guys. So guys, yung third shoes na papakita ko, talagang sobrang classic din ito, no. So I think lahat naman ng nahihilig sa shoes, no, talagang may ganitong pair sa kanilang rotation. So pakita ko sa inyo. So Vans naman tayo, no guys. So so guys, ito, Vans Old School. Ito guys, ito yung parang recently na binili ko. So I think nung last March lang to. So ito guys, hindi ko pa talaga to nasuot. Siguro once lang, nung nag-grocery, parang ganun lang. Then after that, hindi ko na siya ulit nasuot. So dahil nga, nung March nagkaroon na ng lockdown. So ang ganda ng pair na to guys, sobrang classic. So parang siyang Stan Smith, para rin siyang New Balance 574. So talagang most iconic pair din to ng Vans. So maganda yung suede part niya dito. Ako guys, mahilig ako sa suede eh. So kaya pag kungari bumibili ako ng sapatos or nasa mall ako, titingin ako ng shoes. So pagka suede, medyo appealing sa akin. So gusto ko yung part niya dito. So suede siya. Kung nakikita nyo guys, ayan. So nagchi-change siya ng color. Ayan, nagchi-change siya. So maganda yung ano niya, quality ng materials niya. So ito naman guys, shorts.
para sa akin mas maganda siya pamorma pag naka-shorts ka rather than naka-pants ka. So pero depende naman yan guys sa ano, mas style mo. So pero mas nare-recommend ko siya pag naka-shorts kasi 'di ba, skateboard. So ayun guys, so definitely will rock this pair. So yung last na papakita ko sa inyong pair, ito parang I think bagong model to ng Adidas, no? If I'm not mistaken, ah. So ito, nabili ko to last February. So as you can see, blue box. And sabi nila very comfortable na pair to. So that's why nainganyo din akong bumili. So ito guys. So Iniki Boost. So ito nabili ko lang nung last Feb and bira ko lang siya gamitin. So as you can see, talagang pass as brand new siya, no? So talagang parang brand new siya. So gusto ko yung tang niya dito. Ayan, sobrang lambot din dito. Ayan yung boost niya. Ayan, yung logo niya sa likod. Ayan. And yung materials niya dito, suede din. Ayan, as you can see, suede din siya. So parang halos lahat sila suede. Except for Stan Smith. Leather kasi yung sa Stan Smith, no? So, ito. So, delikado lang to pagka sinuot mo tapos umulan. So, ingatan nyo lang or gumamit lang kayo ng siguro ng crep protect para hindi masyadong ma-damage. So, ito yung last pair ko. So, ito naman guys, sa jogger, sobrang angas niya pamorma. Sa shorts, pwede rin. So, I hope guys, nagustuhan nyo yung unboxing ko. This is my first time to do unboxing and for sure, baka din nyo magustuhan. Baka, alam nyo na, bago pa lang din talaga. And when it comes in editing, talagang super, super bago pa ako. So, I hope nagustuhan nyo yung mga pairs ko. So, nabinili before the lockdown. And signing off RDTV. Peace.